Hello, so magandang araw po sa ating lahat. Ang aking gagawin ngayon ay ang ating sushi bake na napakasimple at napakadaling gawin na kahit first time po natin ay madali po natin itong sundan and napakasarap at napakadaling gawin kahit first timer nga. Sinabi ko nga kanina, hehe. Okay, so what we need is ang ating crab stick. Yung crab stick madali itong hanapin sa ating mga Korean stores or sa mga Japanese stores. Dito sa atin madali itong mahanap. And yung crab stick, i-defrost po natin para madali siyang himay-himayin. And ang kailangan natin is ang ating century tuna. O pwede kayong gumamit ng fresh tuna. Ako ano, ayoko yung masyado siyang malansa kaya gumamit ako ng ano, canned tuna. Yan po, idagdag po natin. At saka mayonnaise. May sa ating mga grocery, may nakikita po tayong mga mayonnaise na Japanese mayo. Lagyan po natin siya ng asin, syempre. At saka, huwag na huwag mawawala ang ating wasabi. Ang wasabi po, powder po yung nabili ko. So, I have to stir it with water para madali po siyang ma-mix sa ating mga ibang ingredients. So, wag na wag mawawala ang wasabi kasi na-try ko siya. Parang nawala yung kick. Hindi mo talaga mararamdaman na ano, Japanese ano yung, or basta ganun. Hindi ko na alam. So, ganyan po eh. I-mix-mix po natin. And pwede po tayong ano, maging creative sa paggawa ng ating baked sushi. So, yan, i-mix po natin siya ng maigi and kailangan po evenly po na distributed ang ating wasabi. So, after po natin siyang i-mix ng maigi and evenly distributed po yung ating wasabi, pwede po nating start sa ibang ingredients. So, ako nag-sayang ako ng rice kanina before ko ni-start to. And yung rice na ginamit ko is yung regular rice lang. Pero sabi nila, maganda daw yung Japonica tsaka yung jasmine rice. Sa yung may malalaking botil para sticky rice siya. 120 ang pinamili ko dito. Ito yung ano, nori or seaweeds na madali siyang himayin. And yung isa, pang sushi roll talaga kaya medyo matigas. Pero ito yung nabili ko, may flavor ito. Olive oil. Yan, himayin po natin siya. And start po natin. Pwede na po natin umpisa ng ating rice. So, yung rice po natin, I know na rice eater po tayong mga Pinoy. So, pwede po natin dagdagan yung kanin natin. So, yan, ang init ng kanin na to kasi ano, at saka sticky siya. Medyo may pag-sticky. So, yan. Bawasan natin ang ating seaweed. At i-set aside po natin yung iba kasi gagamitin po nating toppings yan mamaya sa ating finished product. So, yan po. Dagdagan po natin according sa ating preference. Wala po. Tansyo-tansyo lang po talaga ako pag ako nagluluto. Okay. So, lagyan po natin siya ng toasted sesame seed. Sa ating rice din, pwede po tayong magdagdag ng ating fish powder kung may mabibili po kayo. Meron din yan sa mga Korean store. Idagdag po ninyo yon. Mas nagiging masarap yung ating rice. Parang ano bang equivalent nito sa ating regular na ano kung wala tayong fish powder. Pati siguro. And lagyan po natin siya ng salt and ang ating suka, yung or rice wine. Kung may rice wine po tayo, pwede po, yun na lang ang ating gamitin. Depende po yan talaga sa ating preference kasi pwedeng pong ano, magdagdag or magbawas kasi iano mo sa lasa ng yung taste bud. Pero I assure you po dito, ginawa ko dito is okay na okay siya, patok na patok siya. So, ihanda po natin sa ating mga container. Kung ano po, saan po ninyo gustong ilagay. Pwedeng sa, basta yung pwede mo siyang i-bake. And pwede mo siyang
gawin na ganyan kasi maging creative ka sa paglalagay ng yung mga ingredients. Pwede kayong maglagay ng mangoes, pipino, corn, yung corn kernels para may kulay siya. Kaso ngayon, naubos yung aking corn kernels, yung dilata. So, wala akong nilagay dyan para may color siyang kakaiba. So, ang ginawa ko dito is ang ating pipino. Kung vegetarian din po tayo, pwede rin maging vegetarian po tayo. Oo, tama. So, yan. Size plate siya na. Kung malalaki yan sa inyo, pwede po ninyo siyang mas slice ng maliliit. And, dagdagan po ninyo ng mga mangoes, avocado. Kaso, nung pumunta ako sa market, wala talaga. So, again, sa ating isang part ng ating sushi bake or baked sushi, lalagay po natin yung ating tuna and our pipino. So, yan. Pwedeng ganyan din. Kung wala kayong crab stick, pwedeng yung tuna na lang or salmon. Marami po yung ganun na dilata. So, i-drain po natin. Huwag po natin idagdag yung kanyang oil or yung juice or yung pinang-preserve. And lagyan po natin siya ng mayonnaise. Mix po natin sila ng maigi. And huwag na huwag po natin tatanggalin ang ating wasabi kasi yun ang ating nagbibigay ng kick. Kung ayaw po ninyo yung wasabi, pwede nyong tanggalin. So, hindi po siya nilagyan para sa ayaw ng wasabi. Yung isang anak, yung isang panganay namin, ayaw niya yung wasabi. So, yan. Nagit po natin siya ng cheese. Melting cheese. Marami po tayong melting cheese na pwedeng hanap sa ating mga groceries. Pwede rin naman yung hindi melting cheese. Na-try ko yun. Grate po natin siya. And then after po na mag-grate, i-oven po natin siya ng around 120 degrees. And ginawa ko siya is 20 minutes. And 20 minutes, okay na po siya. So evenly po na i-distribute natin ang ating mga cheese, ating queso. Perfect for the holiday. Pwede ninyo siyang hiwain sa gitna. And after 20 minutes, okay na siya, ganyan. So, ilagay na po natin yung ating na-set aside na toppings kanina. Yung seaweeds, at saka yung ating linga, or our sesame seed na na-toast. Ilagay na natin lahat kasi sayang rin naman. So, yan. Evenly po na distribute natin. Pwede rin naman natin siyang ilagay before na i-bake. Pero para mas attractive or makakayab sa kanyang looks, pwedeng after na lang. So after this, pwede natin siyang lagyan ng ating mga iba-iba. So pwedeng sa ginawa ko sa isa, binili sa akin kasi in order sa akin is minix ko na lahat, so nilagyan ko siya ng tuna and yung pipino at saka crab stick, yun na lang, at saka may wasabi, yun na lang ang aking pinaka topping. So pwede rin gawin ganito and ilagay na natin ang ating toppings kanina or ang ating furikake, ano ba? Yan, lagay po natin ang ating mayonnaise. Ganyan yung ginawa ko. And pwede rin na lagyan po natin siya ng egg kasi gumawa ako nito before. Nung pag nagtitipid tayo or yun lang ang meron sa ating kusina, yun na ang gamitin natin. So, egg,
pwede rin ganito ang gawin natin, egg. And hindi po natin, pwede rin na hindi po natin siyang i-bake. So, yan po yung simpleng ginawa ko. May ano na yan. May asin or kahit walang asin. And yan po ang ating masabi. Nilagyan ko lang ng ganyan at saka nilagyan ko siya ng mayonnaise. Depende kasi yan sa gusto mo eh. Nasa lasa mo kung ano yung gusto mong dagdagan at ano, pawasan. So, ilagay yung tuna, century tuna yan. Yan ang ginamit ko dito. At saka nilagyan ko siya ng crab stick na na-bake kanina or fry mo lang. Tapos i-assemble mo lang ganyan. Okay na yan. Tapos wasabi. Oh, wasabi na yan. Sushi na yan. I-wrap mo lang siya. Okay na yan. Ang sarap. Simple pero masarap. Pwede rin ganyan. Depende na lang kung paano mo siya ilagay sa plate para mas appealing. Maging creative ka sa yung paggawa ng yung sushi. Yan po, no bake yan. So, balik po tayo. Ito po yung ating binibake kanina. Yung binake natin kanina. So, yan. Ganyan ang gawin po natin. So, maging creative lang po tayo. Maglagay tayo ng corn, carrots. Kung ano po yung meron sa ating kusina, yan na po yung ating gagamitin. Basta, wag mawag. Basta para sushi talaga siya. Never na mawala ang ating wasabi. Kasi kick, nagbibigay ng kick talaga yung lasa. Masarap sa ilong. So, yan ang ating finished product. So, pwede na po natin siyang tikman. And pwede na siyang serve. And masarap talaga siya, promise. So, yan po. And salamat sa iyong panonood. Sana mag-subscribe kayo. Thank you!